Dumepensa si dating Immigration Intelligence Chief Charles Kalima kaugnay sa perang hinawakan niya na sinasabing suhol ni Jack Lam. Giit ni Kalima, hindi niya parte ang 18 milyong piso kundi ebidensya sa isinampa niyang reklamong plunder laban sa 2 dating opisyal ng immigration. Nakatutok si Jun Veneracion, eksklusibo. Sa 2 shopping bag na ito, nakasilid ang 18 milyon pesos na parte ng 50 million extortion money mula sa isang big-time casino operator na si Jack Lam. Perang para sa pagpapalaya sa mga nahuling undocumented Chinese national na nagtatrabaho sa kanyang online casino sa Pampanga. Higit 20 araw itong hinawakan ni dating Immigration Intelligence Chief Charles Kalima. Noong Miyerkules, na-turn over na niya ang pera sa PNP CIDG. Ang 18 million, hindi raw parte ni Kalima sa extortion racket, kundi ebidensya sa isinampan niyang plunder complaint sa ombudsman laban kina dating Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Mike Robles dahil sa pangingikil kay Jack Lam. Base sa salaysay ni Kalima, nagsimula ang kanilang counterintelligence operation laban kina Argusino at Robles dahil sa sumbong ng dating police colonel na si Wally Sumbero na umano'y middleman ni Jack Lam. Inilatag ni Sumbero sa kanya ang mga ebidensya gaya ng CCTV footage ng pagtanggap ng 50 million ni Argusino at Robles sa City of Dreams noong November 27. Kita ang mga shopping bag, pero hindi ang pera sa loob. As a seasoned police investigator, as a seasoned intelligence officer, nakikita ko yung strength or weakness ng isang ebidensya. So nakita ko na there's a need for us to get more evidence. Para kung mapagdugtong-dugtong natin to, then we will have a tight case. Ay kay Immigration Commissioner Jaime Morente, may basbas niya ang counterintelligence operation ni Kalima. December 1, nagparamdam na si Kalima sa 2 na may alam siya sa nangyaring bigayan sa City of Dreams. Hindi rin daw nanghingi si Kalima tulad ng sinabi ni Argusino at Robles. Ang 2 immigration official daw ang nag-alok ng pera kay Kalima noong December 8 nang mag-meeting sa opisina ni Immigration Commissioner Morente, kung saan inilatag ni Kalima ang mga ebidensya laban sa 2. Kaya noong December 9, pinuntahan daw si Kalima ni Argusino at Robles, dala ang 2 shopping bag. Hindi niya raw ito ginalaw dahil alam niyang yun ang matibay na ebidensya laban sa 2. Kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II daw unang plano ni Kalima na i-turn over ang 18 million pesos at iba pang ebidensya tungkol sa extortion racket ni Argusino at Robles. Pero hindi raw siya pinagbigyan ni Aguirre na magkausap sila. Hanggang sa pumutok na nga ang iskandalo. Pare-parehong nasibak sina Kalima, Argusino at Robles. Kung nabigyan lang ako ng chance na i-present ko sa kanya, alam mo, I don't need 30 minutes to convince him na talagang ito ang ginagawa ng 2 associate commissioners. Eh sayang nga lang, I have kept my door open for the secretary. Ayaw naman akong pakinggan na. Patuloy na tinatawagan ng GMA News sina Argusino at Robles para sa reaksyon nila. Ganon din si Morente pero di sila sumasagot sa tawag namin. Ang sabi ni Argusino, kinuha nila ang goodwill money mula kay Lam para maimbestigahan kung sino-sino pa ang mga kasabwat nito. Wala pa rin pahayag ukol dito si Secretary Aguirre. Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.